May mga pagkakataon sa buhay na kung kailan ang buhay medyo hayahay dahil walang masyadong kaabalahan. Misa kasi natatagpuan natin ang ating sarili na nagre-reklamo na dahil sa dami ng kailangan gawin. Kung tutuusin, hindi naman laging nakakasama ang walang masyadong ginagawa at hindi din laging produktibo yung pinupuno ang sarili ng sobrang dami ng kaabalahan. Ang importante dito ay yung purpose ng ating ginagawa. Ang downtime natin sa mga kaabalahan ay pwedeng maging beneficial kung ito ay merong purpose. Pwedeng pahinga, self-care, o maging yung pag-assess ng sarili kung tama pa ba ang direksyon na tinatahak. Yung sobrang kaabalahan naman, minsan ay nakakasama na. Kasi minsan, naaabuso na natin ang ating katawan. Nawawala na ng panahon na ma-appreciate ang mga nagaganap. At masyado nang marami ang self-inflicted stress sa buhay na baka nga unnecessary stress pa. So, hindi lahat ng kabisihan sa buhay ay masasabing mainam. Ang determinant ng pakinabang ng kaabalahan o ng kawalan nito ay yung purpose. Anong purpose ng kaabalahan o nung downtime? Sa bawat desisyon na ating ginagawa, ay meron tayong napapala at meron din namang siyempre nawawala. Yan ang dahilan kung bakit dapat pinag-iisipang mabuti ang desisyon. Kasi nga, hindi sa lahat ng pagkakataon ay maayos ang ating napapala. Mapanlin lang minsan ang kaabalahan. Akala natin pag busy tayo, mas marami tayong napapala. Akala natin pag busy tayo, mas importante tayo. Akala natin pag busy tayo, mas okay. Muli, hindi palaging ganoon. Yung purpose sa likod ng kaabalahan o ng pagpapahinga ang mahalaga. Ang sabi ng Bible, ginagabayan ng Panginoon ang bawat hakbang ng taong matuwid na ang buhay ay nakalulugod sa Kanya. May isang nagpaliwanag nitong verse na ito na nagsabing, "The Lord directs the steps and the stops of the godly." May mga panahong kailangang kumilos at merong panahong kailangan din natin ang rest. Minsan tayo ang may control ng tempo ng buhay natin at may mga pagkakataon naman na ang Diyos ang siyang nagbibigay sa atin ng kaabalahan at ng kapahingahan. Mahalagang matiyak na sa parehas na pagkakataon kung paano tayo tutugon sa kaloob ng kaabalahan o kapahingahan. At mangyayari yan kung tayo ay may malapit na ugnayan sa Diyos. Sa mga panahong natutukso o napepwersa ka na ipilit sa sarili ang maraming kaabalahan, tanungin muna ang sarili kung kalooban pa ba ng Diyos ang pagpupumilit na iyan. Sa panahon naman na may kapahingahan, baka panay sama ng loob at pag-aalala ka naman. Bandang huli, pinagpahinga ka nga, pero ikaw naman ang isip ng isip, kaya palaging stressed ka. Huwag ipilit. Sa halip, unawain ang kalooban ng Diyos at tanggapin ang kanyang kaloob. Kaabalahan man yan o ito ay kapahingahan. Dahil kapag ka sa Diyos galing yan, yan pa din ang pinakamainam. Asa ka pa ha?